Ayos ba? Isa pa. Okay, good morning guys. So ngayon, ikakabit natin ang ating bagong Bosch Evolution. Ayan. Dito sa ating Vios. Okay, so ito ang kanyang stock horn sound. Ayan. At papalitan natin siya. Ito ang gagamitin nating materials. So, meron tayong Bosch Evolution. Tapos, kailangan din natin itong horn harness na pwede nating kunin sa Lazada. Papost ko yung description sa link. So, just a few notes lang dun sa wiring ng harness. Wait lang. Okay. So, ito yung sa positive ng battery. Yan. Meron siyang 30 amp na fuse. Yan. 30 amps yan. So, rekta to sa battery. Yung dalawang blue na terminal tsaka dalawang black female connectors ay sa pusina de derecho. Dito. Yan. So, black, isang black, isang blue, tapos isang black. Itong yellow, tsaka itong isang black na male connector sa ano to, sa stock na horn wire. Yung aalisin mo dun sa pusina mismo. Kasi gato rin yung plug nung sa horn wire mismo. Ang kaso, sa Vios, isa lang ang wire niya. So, kung Vios yung paggagamitan nyo or any other vehicle na isa lang ang wire, itong yellow wire ang gagamitin nyo para ito yung pinaka-trigger niya na diretso dun sa horn button o yung pinaka-busina natin sa loob ng sasakyan. Dito, pwede nyong idikit sa ground or sa body ground. Pero ako ang gagawin ko, ididikit ko siya dito mamaya. Kasi pang ano siya, pang female to eh. So iseset up ko lang yung sasakyan and then ikakapit na natin to. Set up ko lang. I'll be back. Okay, so first thing lang aalisin mo ay itong mga clips. So pipindutin mo lang siya ng ganyan. So, pagka nakabaw na, hatake mo lang na ganun. Tapos, hatake mo lang siya ng ganyan. Tatabi mo lang sa gilid. Exposed na yung busina. So, ito yung busina niya. Ito yung alarm horn. Akala ko noon ito yung busina, hindi pala. Ito pala siya. So, nandito siya nakatago. Ngayon, ito yung lock niya. Yan. So, female plug to. Dito may papasok yung male plug. Hindi tayo magpuputol. Ipapasok lang natin dito yung male plug mamaya. Sasalisin ko lang to para maikabit ko yung pinaka-bracket. Okay, so isa sa mga importanteng part ng tutorial na to ay ang tamang placement ng horn. So, dapat ang busina mo ay hindi tatama sa mga plastic parts na matitigas kasi mawawalan siya ng ability mag-vibrate. At kailangan sturdy kahit pa paano yung pinagkakapitan niya, tulad nito, sturdy naman yan. Sa mga gantong snail horn, kailangan nakapagtutok sa baba yung butas niya para hindi siya mapasukan ng tubig. Pero kung mapasukan man siya, hindi siya magstay doon. Matidrain siya agad. Kaya ganyan siya dapat. So, ingay yung aso, pasensya. Sunod naman natin yung kakabit ay ang wire. Papadaanin ko lang to doon. Papakita ko sa inyo kung paano ko pinadaan. Ang kailangan mong idikit dito sa wire mo sa busina ay itong mga female plug. Tigis na sila. Isang blue, isang black. Isang blue, isang black. Sa mga busina. Itong male plug, doon siya sa pinaka original na wiring harness. Ito naman, doon siya sa positive na battery. Tapos ipepesto ko lang din to. Nakasabit lang siya siguro dito mamaya. Para nandyan lang siya. Itong pinaka relay. So, na-install ko na siya dito. Naka-cable tie na lang siya. Yung black and blue wires, kailangan tig-isa lang sila nung itong busina mismo. Medyo pinaikot-ikot ko na lang siya para hindi masyado nakalabas yung wire. Itong pinaka-yellow, dyan natin siya kakabit. Titingnan ko lang kung may makukuha ako na para pantakip nitong buo para hindi siya mabasa if ever man umulan or what. Kasi open sa ilalim eh. Yung lumang busina kasi niya, medyo sealed type. Ganyan. Pero anyway, titingnan ko lang kung kaya ko siyang takpan ng siguro tape na lang para lang safe. Okay, so ayan, na-finalize ko na yung wiring dito. Yung pinaka-trigger wire, tinago ko na dito. Kakasulok-sulokan, kita ba? Ito. Tinip ko na siya dito. Para hindi siya nakalaylay. Ngayon, ito naman ay, ito,
Padadaanin ko na lang dito sa gilid, packet doon sa nakasya para sa battery power. Okay? Okay. So, ito yung positive wire. Pinadaan ko doon sa tunnel na yon. Yan. Diba? Yan. Diyan ko pinadaan. Ang lusot niyan ay hindi kita. Pero ayun yung lusot niya. Doon. 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 Basta nandun dito. Tapos ititape ko yan mamaya dito. Diyan. Tapos adan siya ng ganyan. Papunta sa positive terminal. Inalis ko muna yung pinaka fuse para may pasok ko siya doon. Madali lang naman yan. Papasok mo lang yung maliit na flat screw. Yan dito. Maliit na flat screw dyan. Dito, maliit na flat screw dyan. Yan. Para masungkit mo itong pinaka-lock niya na to. Yan. Nakaganyan kasi yan. Tapos naka-lock to doon. So, pipindutin mo lang to sa taas para gumanyan siya. Tapos papasok to doon. Tapos hatakin mo. Pagkapabalik, ganun na, iakit mo lang. Tapos maglalak na to ng kusa. So, ikakabit ko lang siya dito. Tapos ikakabit ko na doon sa pinaka-positive terminal. Tapos itatry na natin. So, naikabit ko na siya dito. Andyan na rin yung fuse. Ayan. Again, 30 amps yan. Diyan muna siya. May pag-aaralan pa ako. Pagka napag-aaralan ko na, si-share ko sa inyo na hindi ko na siya ididikit doon sa pinaka battery terminal, kundi patadaanin ko siya dito sa fuse box. At yan yung mga bukas na fusible links na yan, or ito. Yan. Gagamitin natin yan. At syempre, pag-aaralan ko pa kung paano yun, para at least, yun, maalis ko siya dito, tapos dito ko lang patadaanin. Pero pag-aaralan ko pa yun. So, nakadikit na yung wires dito. Yan, para hindi siya malaglay-lay-lay-lay. Tapos, ayan na yung pinaka setup ng busina. Pakinggan na natin yung tunog niya ngayon. Ayos ba? Ganun na siya ngayon. Isa pa. Ayos na siya ngayon. So, okay na. Nakabit na natin siya. And simple lang naman yung instructions. Kaya ganun lang siya. Well, kung ako tatanungin nyo kung kailangan ba talaga ng relay, actually kailangan mo siya. Kasi ang stock horn use natin ay, asan na yun? Ito. 10 amps. E, ito siya. 10 amps. Okay, ito yung unang 10 dito. 10 amps yan. Ang amperage rating ng ating bagong horn ay 16 amps. Ayan. So, kaya ba yan? Siyempre, hindi. Mataas ka masyado yung 30 amps eh. Pakapalitan ko yan ng mga 20 lang. Para if in any case magkaroon ng problema, edi siyempre, mapapalitan natin siya. Tapos ito, 60 amps din yung relay niya. So, yung kuryente na pumapasok dito sa pinaka horn is hindi na galing doon sa stock na relay. Ito. Kundi diretso na sa battery terminal papunta dito, yun na yung power horn niya, ayun na yung power supply niya, tapos itong yellow wire, yun yung pinaka trigger wire. So yun lang po. Thank you so much sa panonood. Kung may mga katanungan kayo, mag-comment lang kayo. Thank you. Bye-bye. Ito pa pala. Yan, yung stock horn ng Toyota Vios ay 12 volts 4 amps 111 decibels. Itong pinalit natin, ganun din. 118, tapos 16 amps.